Okay guys, welcome po sa Usapang Barya at sa video na ito mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo yung aking nabili kay Ma'am Casey from Makati. Ayan, napaka-rare ng 10 peso na ito mga kapatid. So kaya ko po ipinapakita sa inyo yung ating biniling coins ay para mapatunayan ko po sa inyo na tayo po ay bumibili at hindi po tayo nanloloko ng ating kapwa. So maraming salamat po muna sa ating mga kapatid na kolektor na nakasubaybay at sa lahat po ng OFW na nakasubaybay dyan. Ayan, mag-ingat po kayo dyan mga kababayan ko at God bless po sa inyong lahat. So wag na natin itong patagalin mga kapatid. Samahan nyo na po akong buksan ito para makita nyo na rin po. So tara mga kapatid. So para po dun sa mga nag-aalok sa akin ng mga common coins, pag-aralan nyo pong mabuti mga kapatid para at least yung mga tinatalakay natin ay hindi po masayang. So dito nya po nilagay mga kapatid. Ayan. So itong rare 10 peso na to mga kapatid ay meron pong kasamang semi hard to find na 10 peso coin. So ipapakita ko rin po sa inyo kung ano po yung year nito mga kapatid. So ayan, shout out po muna kay Ma'am Casey. Ayan, maraming salamat ma'am. So ayan, thank you very much po talaga ma'am at nabentahan niyo po ako ng isang rare coin na hard to find coin at tatlong semi hard to find. Ayan. So ayan, medyo nahirapan tayo, nawala yung ating cutter, hindi natin na i-prepare. Ayan na. So ayan guys, ito yung props niya. Ayan, may 3 pa tayo. Ano kaya to? So, thank you po dito, ma'am. Pamimigay natin to sa ating mga kababayan dito. So, ayan. Dito po niya nila, guys, sa ilalim. Okay, medyo nakadikit siya. Ayan. Ayan, guys. So, hindi niya dinikit yung coins. Nandito lang siya. Sa papel, binalot niya lang sa papel. Ayan, mga kapatid. Para hindi po kumakalog. Okay? So, ayan. Bago po magbenta ng coins, makipag-coordinate muna po kayo sa Barya Official PH sa ating Facebook page. Ayan. So, ayan na. Isa-isay na natin, mga kapatid. Ayan, mga kapatid. 4 na piraso po. Isang hard to find coins na rare coins at 3 semi hard to find coins na 10 peso coin. Okay, papakita ko po sa inyo, mga kapatid. So, ayan. Unahin na natin itong year 2000. Ayan mga kapatid, yung semi hard to find ng ating 10 peso coin, year 2000. Pangalawa, ayan, pintahan natin. Pangalawa, ang ating 2016. Ayan, na semi hard to find. Ayan, at ang pangatlo, 2016 pa rin, ayan. Semi hard to find pa rin po yan. Nanginginig-nginig pa. Ito na ang final, mga kapatid. Ang ating hard to find rare coin na year 2007. So, ayan mga kapatid, yung ating nabili kay Ma'am Casey. Ayan, nanginginig-nginig pa. Sobrang excited, ano mga kapatid. So, ayan, may kulang pa po tayo sa 10 peso coin, mga kapatid. At magpapaprint na po ako ng layout para ito naman po yung makita nyo sa ating background, okay? So, ayan, kilatisin natin mabuti. Ayan, napaka-legit nyan, mga kapatid. 2007. Ayan, para po sa mga cashier dyan, nakagaya ni Ma'am Casey, i-check nyo na yung inyong mga barya at baka mamaya makakita po kayo ng 10 peso na 2007 at yung kulang ko pa, mga kapatid, yung year 2009 po. Okay? So, yung year 2009, mga kapatid, yun po ang kulang ko pa sa aking 10 peso coin. Pero, pwede pa rin po kayong magbenta sa akin noong 2007. At syempre, yung semi-hard to find na 2000, 2014, at 2016 sa 10 peso coin. Pero, gaya nga na sabi ko, mga kapatid, kailangan po may kasama pong hard to find, kagaya po ng 10 peso na 2007, okay? So, para po sa mga nagtatanong sa akin, mga kapatid, kung saan nga po ba nagme-message sa atin, ayan, para po sa mga bago lamang, magpunta lang po kayo sa ating Barya Official PH, ayan, sa ating Facebook page. Ayan, mag-message lang po kayo dyan at picturean nyo lang po yung inyong coins, harap and likod,
At kung yan po ay pasok sa mga binibili kong hard to find, yan po ay bibilin ko. So, hindi po ako bumibili ng common year, mga kapatid, okay? So, pag-aralan nyo pong mabuti yung ating mga video. Marami po tayong hinahanap na coins patungkol sa pros coin, sa error coin, hard to find coin, at yung mga ibang old coins, okay? Ayun, kung gusto nyo pong makapagbenta, mga kapatid, tsaga-tsaga lang po talaga sa pag-check ng mga coins. Marami po tayong coins na naliligaw pa, lalong-lalo na yung piso na 2005. Marami pa po yan, mga kapatid. Tsaka yung 5 peso na 2006. Napakarami pa po yan. At syempre, yung mga error coins na binibili ko, maraming marami pa po yan, mga kapatid. I-check nyo lang mabuti at kilatisin nyo pong mabuti ang ating mga barya. Okay, wag po tayong tamarin na maghanap at mag-check kasi sayang din naman po. Imbis na maibenta nyo po sa akin, ay baka mamaya, mga kapatid, na ibabayad nyo na po pala sa tindahan. Okay? So, bukas po may bibilin tayong error coins. Ayan, abangan nyo po yan. Maganda rin po yung error coins na binili ko. So, manggagaling pa po yun ng Balagtas. Ayan, abangan nyo po yun, mga kapatid, para makita nyo rin po kung ano pong klaseng error coins yung aking binibili. So, maraming salamat, mga kapatid, sa walang sawang suporta dito sa Usapang Barya. At syempre, happy hunting lang po. Huwag po tayong magpaka-stress sa buhay at i-enjoy lang po natin ang paghahanap ng coins. At syempre, mga kapatid, i-enjoy po natin ang buhay. So, God bless po, mga kapatid. Good luck! So ayan, mga kapatid, pansamantala ko pong nilagay sa coin capsule ang ating hard to find na 10 peso coin year 2007. Ayan. So kapag nakapag-print na po tayo ng ating layout, ay ilalagay na po natin ito. Ididikit na po natin ito at syempre, intayin po natin yung 10 peso na 2009. Yung kapatid na hard to find ni year 2007 na 10 peso coin. Ayan. Very good condition pa ito, mga kapatid. Thank you po, Ma'am Casey. Thank you very much. At congrats po dahil ikaw po ang mapalad na nakapagbenta sa akin ng 10 peso coin hard to find year 2007. Maraming salamat po at sana mabentahan nyo pa po ako ng mga hard to find coins and semi hard to find coins. So good luck, mga kapatid. Kita-kitsa lang po tayo sa mga susunod na video.